Nagpapatuloy ang International Cuisine Series sa Midnight Express. Ang tanong ngayong gabi, ano? Ito naman, Korean food na may tatlong layers ng kanin ng baboy tapos ibinalot siya sa gulay. Uy, at Igan, kabilang daw yan sa mga putahe ng mga Korean na magulay na sumasalamin sa makulay na Manilang kultura. Narito na ang Midnight Express ni Mikael Daez. Kilig-kilig nating mga Pilipino sa Korean novela, pero magugustuhan ba natin ang kanilang pagkain? Tikman natin yan ngayong gabi. Tara! Kung pamilyar kayo sa Korean novelang Jewel in the Palace, makaka-relate kayo sa mga pagkain ito. Ang mga putahing Korean ay sadyang makulay dahil sa ano pa ba, kundi ang kanilang gulay. Way back in like ancient history, most people would have eat all these vegetables naturally fresh. So it kind of helps also the body health and soul. And speaking of magulay, sikat na Korean dish ang samgyeopsal ng ibig sabihin ay three-layered flesh. Tatlong layers ng karne ng baboy ay iniihaw tapos ibabalot sa lettuce. Isasausaw sa samjang o chili paste o di kaya ay sa soybean paste na gochujang at saka isusubo. Ang tawag dito sa kakainin natin ay samgyeopsal. Okay, hindi pa madulas sa dila ko yung salita ngayon pero samgyeopsal. Three layers of something. Subukan natin. Wrap. Samgyeopsal. Oh. Very distinct yung lasa niya. Very, very interesting. Kung ito yung first time na makatikim ka ng Korean food, maiinganyo ka talaga dahil kakaiba siya sa mga kapitbahay natin mga bansa. Yung textures kakaiba rin. Kasi kadalasan, may kanin tayo, kumasarsa. Ito, gulay at karne. Tapos itong sarsa nila, nakakaiba yung lasa. Pag sinasabing Korean dish, asahan nyo na maraming side dishes ang kasabay nito. Naniniwala kasi ang mga Koreano na kapag makulay ang pagkain, gumaganda ang kalagayan ng kanilang kaluluwa. Ang dami ko na natikman na iba't ibang pagkain sa mga bansa ng Asia. Ngunit pagdating sa Korean cuisine, talagang kakaiba ang pagka-unique at healthy ng kanilang pagkain. Ako po si Mikael Daez. This is Midnight Express. Good night!